this year. Our fifth one this year is the armor of God based on Ephesians chapter 6. Oh, yan, no? Hindi lamang natin i-prepare ating mga anak sa harang ng buhay, kundi sa pag-ihamok din sa spiritual warfare. And spiritual warfare is waged in high places. Meron po mga forces of demons just around us, of course, atmosphere. And wars can also be waged in the minds of people, including our children. There will come a time that when they will be challenged, i-challenge sila sa kanilang pananampalataya o kaya nangyari kay Pedro. Matalo lang siya kasi may hinahin sa English. Okay, pero Tagalog yun, baka panalo siya. Right? Sabi mo na, sabi niya, was it 1 Peter 3:15? Be always ready. 2 Peter 3:15. Be always ready to give an answer to everyone that asketh you about the hope that is in us, or about the hope that is in you. Yung pag-asa na nasa atin, careful natin na maging handa po tayo sa pagsagot. At maganda kasi sa ganyang usapin, ano, spiritual, maganda na yung basihan. Kasi kung nga walang pagbabasihan ng tamat pala, your word can be as good as mine. Wala naman yung pagbabatayan eh. Anong basihan mo na tama sinasabi ko at tama sinasabi ko? Wala tayong magiging standard o magiging basis na. Kahit yan itong salita eh, umubra yan. Kaya kailangan meron po ng authoritative na pagbabasihan natin kung nasa atin tama at mali. And that basis can only be found in What if he questions the authority of the Bible? Anong gagawin nyo? Halimbawa, Bible, hindi na ako naniniwala dyan eh. So, ano magandang sagot? Nahihirap lang ako kami. Pero, ang magandang sagot dyan, ba't hindi ka naniniwala? What makes you doubt the Bible? I can prove to you that this is the word of God. And if you don't believe it, na ito yung salita ng Panginoon, mas yung proof kung ito yung salita ng Diyos. At marami sa mga nagdala sa Bible, hindi pa nga nila nabasa sa Bible, ano pa yung hinakapagin ba? Alin dito hindi ka pala nagwala. So, our Bible has passed strict scrutiny of so many people. Marami na nag-scrutinize dito. They have tried the Bible. Hindi po ka nila kung consistent talaga. O merong inconsistency, may flaw, may mga error. And it was proven na ang Bible ay has always passed the strictest scrutiny of men. Hindi ho makakaproduce ang ordinaryong tao lamang klat na kagaya ng ito. Tulad nyo, yung mga statement na binibitawan, hundreds of years sa mga pagitan, pero nagkakatotoo, di ba? Isaiah 7:14, how far is Isaiah from the New Testament? That's 700 years. Sabi ni Isaiah, behold, a virgin shall conceive and bear a son. That was uttered 700 years before its occurrence. After 700 years, it's fulfilled. The Bible is not a science book, yet when it speaks something about this natural world, it is accurate, right? The Bible mentioned in Isaiah 700 years before Christ that this earth is what? It is round, spherical. It is he that sitteth upon the circle of the earth and hangeth the earth upon nothing. So, anong kadugdugan sa mga? Anong mga kadugdugan? Kailangan mag-proof before you look out. Maganda po na
Marami nang nagdadalig sa Bible ang atin. Dito natin sasalang yan. Yung bang sinasabi ko, sasabayo na ang Bible. If the Bible will not agree to your statement, I would believe my Bible rather than you. Okay? Because the Bible is authoritative. It is the word of God. Okay, like we read, kaya kaya po kaya ng sa, no? Before our message is after. You know, some golden paper, 264. 264, some golden paper. Some golden load, some glorious morning. Itch. Some glorious morning, so glorious. Ready? Parang inahel yata tayo pagdurog na ito ah. Okay, ready, go. Some glorious morning, so glorious. Ngayon, sa kahuli-hulihan, ay inyong binuhay or nirevive, according to the term, according to
plant that once again got flower, laklak, no? Paul referring to the fact that after 10 years, yung unang ginawa ng mga taga-Pilipos na they supported Paul financially again and again, na-stop yan ng 10 years, and then after 10 years, nabuhay, na-revive. And nangyari ito, si Paul ay naging bilanggo sa Roma. So it was revived after 10 years when Paul was already a prisoner in Rome. Kaya sabi niya, sa kauli-ulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito yung katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit. Ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. You lacked opportunity. Hindi sa sinasabi ko at tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masayahan sa namang kalagayang aking kinakaroonan. Karoon naman po ang magpakababa. Actually, in verse 12, there are six terms, or all earthly terms, referring to our earthly needs. Lahat yung anim na yan, ano? Pangtungkol sa pangangailangan, panglupa, lahat yan. Sabi ni Paul, marunong ako magpakababa. That's number one. Marunong naman ako magpakasagana. Ano yung magpakasagana? When God gives you more than what He needed. Kasi when God gives our need, that would be sufficient for our survival. Sapat na yan para mabuhay tayo. But sometimes, bukod sa God supplies our needs, He gives more than what we need. Diba? Bigyan tayo ng shelter ng Panginoon. Minsan, hindi lang isang shelter. Ha? Pero sa atin, natin bigyan ng dalawang shelter, tatlong shelter. Tapos sa atin, na simpleng kanin tayo, ulam. Minsan, nagiging dalawa at tatlong ulam pa. May merienda pa. So, kasaganaan. Sabi ni Paul, I know how to live in meager means. Pero marunong din akong mabuhay sa kasaganaan. Sa bawat bagay, at sa lahat ng bagay, ay natutuhan ko ang lihim. The secret is, lihim magig sa kabusugan at magig sa kagutuman. That's four. At magig sa kasaganaan at magig sa kasalanan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So that's one principle, no? Godly people are being supported by God's power. Or contented person is strengthened by divine power. Yun ang sinasabi ni Paul dyan sa verse 13 na, I can do all things through Christ which strengthened me. Paul, nagkakaroon si Paul ng invisible support. Merong lakas na hindi hayag at hindi nakikita ng physical eye or by the naked eye. Minsan, ang mga support na nakikita natin visibly coming from different people, from our loved ones. Pero si Paul kahit nagsosolo, ano? Hindi siya natindihan. Saan ka? Galing ang kanyang po. Wala tayo nakikita kung kapasyal, dumadalaw sa kanya. Wala yung mga mahal niya sa buhay. Nadagamayan siya, wala siya mapaghihingahan. Pero kahit siya nagsosolo, bakit napakatatag niya po sa Paul? Because he had an invisible support. And that strength comes from God, sabi niya, through Christ, which strengthened me. Pero mga kapatid, there is no shortcut to that. Walang shortcut to that. And you know, dumadating ang contentment. Contentment comes to the people who live godly and obedient to God. Pero kung ungodly ka, disobedient ka sa Panginoon, how can you expect contentment? Kaka tanggalan ka pa na ng contentment. How? When you live disobedient to God, or we can be in the sight of God, God may even add to our troubles. How? By chastening. Chastening tayo ng Panginoon. Lalo na nagdalaan ng trouble. Diba? Kaya kanino po lang dumarating, mga kapatid, ang contentment to the people who trust in God's power, the people who trust in God's providence, and people who live righteous in the sight of God. To those who live obediently in God. Hindi dun sa mga willful na nag-disobey. Maragang sinasadya ang pagsumahin sa Panginoon.
walang shortcut, mga kapatid. Hindi natin masya-shortcut na kahit na sumuway ka ng sumuway sa Panginoon. Magpapalaan ka ng Diyos kahit sumusuway ka. Verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which strengthens me. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigalian. At kayo mga taga-Filipos, verse 15, nalalaman naman ninyo na nagpasimulan ang Ebanghelyo ng ako'y umalis sa Macedonia. Alin mang iglesia ay wala nang ipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng maloob, kundi inahanap ko ang buhay na dumadami sa ganang inyo. Natapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana ako'y busok, palibas ay tumanggap kay Ipapundito ng mga bagay na galit sa inyo. Na isang sabyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lumhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kawalatilan kay Jesus. May God shall supply all your needs. Remember this morning, iba po ang I told you, need is different from wants. And the Bible says, God will supply all our needs. Hindi ba na-notice? May trabaho tayo, wala. We keep on eating. Iba food is a basic need. And God provides our need for food. Employed or unemployed. Okay, faithful or nagbabakslide tayo, nahinto ba pagkain nyo? God supplies faithfully our needs. Di tayo, wala pa ako namin ang member na kahit nag-backslide eh. Yung pangitaas niya, wala na ha, hindi na ako makabilan namin. Wala. God keeps on giving us clothing, clothes for us to wear. Kahit wala tayo sa sariling bahay, hindi ka naman nawala ng bahay na natitira kahit yung upahan lang yun eh. God gives you the money for your rent. Diba? So in effect, still God who provides for your shelter. Yung mga masabigilya dahil lumaan mo gano'n. The fact na nakakahupa ka, eh, provision pa rin ng Panginoon yun. You know? So huwag talang tayo masyadong mag-expect sa mga wants mo natin. If God gives extra aside from our needs, eh, something to be thankful na doon tayo doon. No? Pwede mapapasalamin tayo ng Diyos. So tayo mag-ano, bakit ito lang? Panginoon, dami-dami yung pwedeng i-blessing sa akin, bakit ito lang? Ano? Darating din po ang oras natin. Okay? Meron po bang bagay na ipagkakay pa Diyos? Na ipagkakay ng Panginoon sa akin? Ang sabi ng Romans 8:32? Ang sabi ng Romans 8:32? He that spared not his own son, how shall not he with him also freely give us all things? Hindi niya nga ipinagdamot yung pinakamalaga o yung isa. Paano may pagdadamot niya yung mga bagay-bagay of lesser value than the Lord Jesus Christ? It's like material blessings. Ang sitwasyon nga lang ng mga kapatid, hindi para panahon na mukha ng isang bilyonaryo. Hindi po ako kaya niya ibigay ang bilyon, baka wala pa sa panahon para ibigay niya. Paano pang bata, immature pa, masyado pang immature, di ba? Paano mo bibigay ka yung ganong halaga sa napakabata pa? So yung way, ang isang sensible, isang matalino, isang may wisdom na magulang, hindi mo agad-agad yan, ibibigay sa anak mo until he gets to what? Until he gains maturity. Until he gains enough maturity. Alam niyo po, yung dilema, no? Yung mga tao na all their lives, negosyo ka nalang intindi, pero they did not trade their successor. Mamamatay sila, tapos automatic yung kanilang estate, mabuhi sa kanilang anak, wala ka lang sa negosyo. What happens? It's wonder. Diba? Dami kaya niya. One night I was watching, ano, kung sa buhay isang tao na
Addict. You know, addict sa shopping. Hindi niya matigil yung sarili niya na hindi mag-shopping. Kahit madaling araw. Pagka umatake sa kanya yung kanyang craving for shopping, kahit alas 3 sa madaling araw, kahit alas 2, lalabas siya, kailangan niya mag-shopping. At yung bahay niya, tambak na ng mga items sa binili niya pagdating niya, parang nawawala naman na siya. So, bakit siya shopping, shopping ng high. Parang iba yung feeling niya, pero pag nabili na niya, nagiging low niya, tatambak na lang niya. Alam mo lang yung bahay niya, mga items na hindi na niya nabuksa. So, that's what happens, mga kapatid. Okay? Hindi siya natuto sa negosyo. Walang tamang pagkakalan sa kanya. Ganun din tayo, mga kapatid, ano? Walang bagay na ipagkakain sa akin ng Panginoon. Pero baka hindi ba nga panahon. Baka mamaya, bigay sa atin yan. Baka wala ka tayo dito. Ano? Nasa si pa eh? Nasa si Pae. Bakit? Tinatry yung babi yate. Tinaya. Dalit ka dito yung yaman sa glory ng Panginoon, ano? Eh, nawala lalo sa gawain, ano? Kung hindi natin alam kung paano gagitin yung ating prosperity. So, baka masira tayo. Mas marami nasisira sa kayamanan kaysa nasa kayamanan. So, hindi ko human. No? Itayin natin na maging ready tayo. Diba sabi naman ng Bible, my time is up in Diana. Ikan na ka ng oras. So, huwag tayong magpanik. Kung meron kayo, huwag kayong magpanik. Huwag kayong magmanipulate. Huwag tayong magpagalit. Let's just wait for God's all timing. Let's just do our job, our normal functions of life, and do your part, and leave the rest to God. Anong gusto mag-resum na ng Panginoon, so hindi. Masalamatan po natin. Let's delight in the Lord. So, at tupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. God shall supply all your need according to his riches in Christ Jesus. Number 3, a contented person is independent from circumstances. So that's the third. First is confidence in God's providence. So magtiwala lang tayo sa mga ginagawa ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa araw-araw, that's what we call providence. If God may allow our decision-making, decisions of other people, the acts of other people, God may even use time and different means. So providence makes use of elements of the normal course of life. Ano? Hatayaan po natin na kumilos ang Panginoon. Because ultimately, lahat ng bagay ay tinatahi-tahi ng Diyos. Lahat ng bagay wini-weave ng Panginoon na magresulta exactly as what God intended na maging resulta. Kung ano po yung resulta na gustong lumabas ng Panginoon, lahat ng bagay mag-fit doon, lahat ng bagay, ganun ang maging resulta niya. So magtiwala po lamang tayo sa Panginoon. Ano? Huwag tayo mawala ng kumpiyansa. Eh, ika nga, never doubt God. Never doubt His care. Never doubt His love. Never doubt His what? His wisdom. Huwag natin pagdudahan ang karunungan ng Panginoon. Alam niyo po ba, sometimes in effect, parang mo rin, hindi susunod yung karunungan ng Panginoon. Parang bang hindi alam nandiyos ang ginagawa pag tayo nagpapanik. Parang walang Diyos, parang makakasyadong maliit ang Diyos. Parang kung minamaliit ang Panginoon. Ang ganda lang ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Parang hindi alam ang ginagawa o walang magagawa? Diba sabi ng Bible, sa be still and know that I am God, quiet ka lang, alam ka lang, be still, be calm, be still and know that I am God. Hindi na sinabi ni Moses sa mga anak ni Israel na nandun sa Red Sea. Hindi sila makatawid, hindi pagbumunta ng kanan, ilang, pagbumunta sa kaliwa, ilang, sa likod, ay mga mahabol na hukbo ng Egypto. Anong sinigaw ni Moses? Be still and behold the salvation of God.
Let's wait for God's providence. Be confident in God's providence. The second one is, a contented person is satisfied with life. And number three, a contented person is independent from circumstances. It means, you are not affected by your circumstances. Hindi ka naapektuhan. Lalo pa, the easiest thing that can rob or can steal Christians of their contentment is what? Or what? Difficult situations. Difficulties. Aniwan ko ang nakakaadal sa ating contentment. Difficulties. But Apostle Paul did not allow even his physical deprivations to affect his contentment. A little secret of contentment is what? Learning to live above your circumstances. Learn to live above your circumstances. Pag-aralan po natin mabuhay ng angat sa anumang pong kalalagayan natin. Ano? Kung natin hayaan na ilubog tayo ng ating mga karanasan. To learn to live above it. Ano? Hindi lang yung basta lang tama lang na nakalutan. Maaari lang saan po makapatid tayo na-master natin ang ating difficulties. Kung nasa kasaganaan, you can handle prosperity. Kung nasa adversity, you can handle adversity. Like Apostle Paul, I know how to become poor, I know how to become rich, I know how to become hungry, I know how to become full. In all things, I have learned the secret, sabi ng Apostle Paul. So learn to rise above your or our circumstances. Huwag nating hayaan na yung circumstances natin, yan ang kukontrol sa atin. Huwag nating hayaan na yan ang makaagaw sa ating contentment or sa ating joy o sa ating happiness. Kundi magpakaligaya tayo kung saan man tayo dinadala ng Panginoon. Let's try to enjoy God. He's leading. Hindi yung ang contentment natin, pag nag-fit lahat ng mga bagay-bagay, ayaw ito gusto natin. Hindi huwag natatagpuan ng contentment dahil yung imagination mo na ang mga bagay-bagay will turn according to your expectations, para diwan, hindi po gano'n ang nangyayari. Yung bihirap-bihirap mangyari yan. Ano? Kahit na ilang taon ng planning minsan, ano? Ganun pa rin, ibang mangyayari. Hindi natin nire-expect. Okay? So Paul indicated that he had his share of poverty. Unlike the prosperity gospel today, si Apostle Paul, hindi po siya yung ehemplo ng prosperity gospel. Sa mga prosperity gospel preacher, parang ano yun, pagka-preacher ka naman, hindi ka na maghihirap yun. Pero si Apostle Paul, mga kapatid, hindi siya yung tinatawag na ivory tower preacher. Hindi siya yung ivory palaces na preacher. Ivory palaces or ivory tower preacher. Yung nandun ka lang sa university, doon ka lang nagtuturo, doon ka lang nag-instruct, doon ka lang nag-preach, pero hindi nagtutugisan ang paabo sa kalye. Hindi ganun si Apostle Paul. Saan nagtrabaho si Apostle Paul? Kung sa digmaan, nandun siya sa trenches. Ano? Hindi siya yung commander na nandun sa 1,000 miles away, commanding the war. Malayo-malayo sa gyera. Hindi ganun si Apostle Paul. Nasa harapan ng digmaan. Ano? Kasama siya sa digmaan, andun siya sa gera, nasa front line siya. Alam niya kung sabihin ng pagutom, kung anong inaalipusta, kung anong inuusig, anong gusto patayin. Kung anong gusto ng, kung anong ibig sabihin ng pahiratan, alipustain. Alam niya kung sabihin ng magutom, magpuyat, panghinaan ng loob, mag-alala, alam niya lahat niya, mga kapatid. Dahil hindi naman siya yung teologya na nasa university nila. Okay, class. Are you ready? Ano ba? Hindi na lumalabas ng kanyang university, no? Si Apostle Paul, nasa digmaan, nasa front lang siya. Alam niyo po yung summary ng kanyang difficulties, you can read that in 2 Corinthians 11. Tignan mo natin. 2 Corinthians 11, 23-33. 2 Corinthians 11:23-23. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nang usap na wari na sisirang may.
lalo pa ako sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo kulang ng isa. 39. 40 kulang ng isa. 39 times 5. Sabi mga pag-describe nila ng bilang. No? 25. Makalitlong ako'y hinampas ng mga pangampas. Minsan ako'y binato. Makalitlong ako'y nabagbag. Isang araw, isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog. Sa mga kapanganiban sa mga tulisan. Sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan. Sa mga kapanganiban sa mga hintil. At sa mga kapanganiban sa bayan. At sa mga kapanganiban sa mga ilang. Sa mga kapanganiban sa dagat. Sa mga... Ano yung kapanganiban? Pangalib, no? Pangalib. Sa mga pangalib, yan. Sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramda. Sa mga pagpupuyat at ay madalas. Sa gutom at uhaw. Pagkaayuno ay madalas. Sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw at kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina? At ako hindi ang hina. Sino ang napapatisod? At ako hindi nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y magpamuri, ako'y magmamuri sa mga bagay na nauukol sa aming kahinaan. Kaya po ang summary ng ito. Na 33, ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesus na kapalad at magpakailanpaman ang nakapaalam na ako'y hindi nagsisimungaling. Sa Damasco ay dinantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang lumawan ay nagpahubos ako sa kuta sa isang balaong o yung basket at ako'y nakatanan sa kanilang mga. So, yun ang mga sufferings and trials ni Apostle Paul, no, na na-encounter niya sa kanyang ministerial life. But he learned to rise above his difficulties. So, in all Paul's unique and constant sufferings, he had learned the secret of rising above them. Paano tayo magtatutong mabuhay, ano? At hindi napapahilalim. Hindi tayo nakokontrol ang ating mga circumstances. Ito po'y by focusing on heavenly realities. Yan ang pinaka-palakas sa loob ng Apostle Paul, no? His focus on heavenly realities. That's what he stated in Colossians 3, 1 and 2. Kung kayo ay muling binuhay na kalapit ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaturuan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Ama. Ilalap ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano? Ano pagkakasabi niya sa English? Set your affection on things above and not on things below. So dito tayo naka-focus, ano? Ang ating pagmamahal, ang ating attention, interest sa mga bagay na panlupa, eh, madali ko tayo mag-discourage. Ano? But if we keep on focusing on the things above, hindi tayo masyadong na-shaken ng mga nangyayari sa paligid natin. Dapat ating buwagin natin, binabalik, hindi naman kalagayan ng ano, permanenting kalagayan talaga ng tao. Pansamantala lamang yan. At lahat yan tayong patakaos. It shall come to pass. The present order of things will all come to pass. Lahat yan matatapos. Ano man yung kalagayan ngayon, lahat yan matatapos. Sagana ka ngayon, matatapos siya. Mahirap ka ngayon, matatapos din yan. Ang hindi magbabago ay yung pakin. Yung inihandang bendig ng Panginoon. The world to come. So focus. Sabi nga ni Apostle Paul, for you walk by faith, not by sight.
Ang nag-overt sa aking buhay ay hindi yung mga bagay-bagay na nakikita ko, na aking matay na observa, kundi yung nakikita ng aking panlampalataya. Another verse, 2 Corinthians 4:7, sinasabi ni Paul na ang sikreto, no, para hindi ka natatalo ng mga problema, is focus on the grace of God. 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang aming magaang kapigatian, our light affliction, na sa isang sandali lamang ay siya gumagawa sa amin ng lalong bigat, lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan. So our light affliction, siya nang lalong nagmamagnify ano, sa glory. Kumbaga, paano mas lalong nagiging maliwanag ang liwanag? Yung liwanag, kunyari, flashlight. Kailan maliwanag na maliwanag ang flashlight? Kunyari, ano, hindi pa mahina ang baterya. Bago baterya. So, kailan maliwanag na maliwanag ang flashlight? So, yung kaliliman, yan lang lalo nagpapakita sa liwanag ng liwanag. Sabihin, yung ating affliction, yan ang lalo nagpapakikat sa glory na nag-aatay sa atin. Our life afflictions worketh, sabi ko na, for much weightier weight of glory. A weightier weight of glory. Yan ang magbibigay lalo ng appreciation natin sa glory na nag-aantay sa atin. Kasi kung wala kang affliction sa mundo, puro ka lang kasaganaan, kapag nasa kasaganaan ka ng langit, parang normal lang ka lang. Tama? Pero kung sa buhay mo, batpat ka ng kahirapan, eh pag nasa langit ka na, hindi ba nga sa'yo eh, papaikot ang langit, buhana ka pa ng langit, eh sobrang natuha mo. Dahil sa tindi ng kaibahan, at hindi pagkakaiba, laki ng pagkakaiba. Dahil kung buhay mo, batpat ka ng kahirapan eh. Kaya umpisa ka pa lang sa langit, ano? Makasandali ka pa lamang doon, okay na, Panginoon, hindi mo alam, ang langit pa lang hindi makaiin mo to, hindi mo pa nakikita. Diba? Dahil sa titi nga nakahirapan mo. Pero kung nasanay ka ng parating walang hirap, kung kasaganaan, walang problema, eh, parang pag nasa langit ka na, parang normal lang. Diba? Yan ang sinasabi ni Paul na, yung ating mga pictures, lalo na bibigay ng mas appreciation sa glory na nag-aantay sa atin. So, focus on heavenly realities. Yun din ang sinasabi ni Apostol Pedro, the world to come. Huwag tayong maging short-sighted na nakikita natin yung present world and we fail to think about the world to come. Yun talaga naman ang pumuntahan natin, ang world to come. Ano? Kaya, you should keep on reminding ourselves, this world is not my home. I'm just a passing through. Dreams ko lamang kayo natin. Ang tunay ng mundo natin ay yung mundo parating. Okay? Number 4, a contented person is strengthened by divine power. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. So Paul had an invisible source of support. His adequacy and sufficiency is based on his union with Christ because Christ is what? Sufficient. Sabi ng people sa Colossians, we are complete in Christ. Ano po nagsasabi na siguro kung ano, hindi ako magkakapamilya, hindi ako magkakasawa, hindi sasaya ang buhay ko. Diba? Ginagawa ko sinungali ng Biblia niya. Diba? According to the Bible, we are complete in Christ. Alam niyo po yung pinipilit? Dahil ang kanyang ideal, ang kanyang ideal sa isang masayang buhay, eh magkasawa, magkaanak, magkamamilya, eh parang feeling niya, parang yun lang ang magbibigay sa kanya ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, marami yung pagka pinilit niya, parang discover nila na hindi pala totoo. Baka may pagbalik lang ang panahon, baka mas nang naisip pa nila na sana, na natili na lang sila. Ang maraming ito, may pinipin sa bagay na yun, sa nawe, di ba? Pangasawa ng unbelief, pagkaanak ng mga bulok, eh. Walang takot sa Diyos. Magkabiyan na ka rin ng bulok, eh.
Ang dami po rin mga pinakikisamahan, mukhang hindi naman ito. Ang dami po iniigit din, ang dami po kinaarok, ang dami po kapunawaan. Baka po nababalik na kapalat sa Diyos, dapat habasok-pasok din. Hindi na ba pwedeng sumaya ang Singlon? Tanungin natin si Dara dito. Matagal na siyang parang single. Diba? Okay, naman din. Because according to the Bible, we are complete in Christ. Hindi naman tayo nabubuhay from our caprice, sa capricho natin. Hindi naman tayo nabubuhay for our happiness. Diba? For our pleasure. According to the Bible, our reason for existence is for the glory of God. Whether you are happy, whether you are single, whether you are married, whether you are dying in sickness, or whether you are healthy, lahat tayo pare-pareho ng role, pare-pareho ng purpose in life, and God is to glorify God. Ang asa nyo na po sa mga, kung kumaating lamang ninyo, kung kumaating din na rin kayo single, kagaya mo. I would rather have you all be single as I am. Pero, kung hindi nyo naman makakontain yan, it's much better that you get married. But if you can contain it, so much better dahil baka ka-focus kayo ng atensyon sa paglilingkod nyo. Kasi ang mga married, bukod sa gusto maglilingkod sa Panginoon, ibibigis ang Panginoon, kailangan din ibibigis ang kanyang pamilya. So, naangati ang kanyang atensyon. Pleasing his family, pleasing her husband or pleasing his wife, and attending to the needs of the family, of his children. And also to attend to the ministry. Kailangan natin ang babalansin niya. Eh kung si girl, diba? Meron lang ang isang. Kaya huwag ko natin sabihin mga rin na siguro, magkakomplain sa buhay ko, meron akong family, meron akong happy married life, karoon ako ng right mind. Alam niyo po, ano yan, kalimitan, illusion yan. Ano? Uwi sa disaster. Alam mo kung ipipigil. Okay? So let's learn to be content in whatsoever state we are. Pag natin ipipigil, lalo na yung hindi, kalooka na. So, Apostle Paul, is being strengthened by divine power. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sabi niya, Galatians 2:20, who loved me and gave himself for me. So, manang source of sufficiency and adequacy is his union with Christ. Bakit yung union with Christ makes us adequate and sufficient? Because our Christ, our Lord, is sufficient. Sapat na para sa atin. Ano? Huwag natin sasabihin na hindi makukompleto ang buhay ko at wala si Mr. Right or si Mrs. Right. Because Christ is, in Christ, we are complete. Pero parang sapat na dahilan para mamuhay. At yan ay ang Panginoon. So, hindi po ito tumutukoy, mga kapatid, sa physical straining. I can do all things. Kaya kung bumuha kasi Christ is with me. Alala ko yung isang classmate ko na weightlifter, ano? Ang kanyang life verse, I can do all things. Philippians 4:13. Kahit ilang kilo, ligay niya, I can do. Pero hindi ko yung tinutukoy ng verse. Ang tinutukoy ng verse, pakakayanan ko ang lahat ng sitwasyon ng buhay because of the Lord. Hindi yung kakayanan sa pagbuhat. Hindi yung kakayanan mabuhay ng gutom at pagsurvive kahit walang tubig, kahit walang tulog. I can do all things. Hindi yung yun yun. Ang tinutukoy dito, kaya natin mabuhay sa kahit anong kalagayan dahil meron ang papalakas sa amin at yan ay ang Panginoon. So we are being strengthened by divine power. A contented person is strengthened by divine power. What Paul is saying is that when he reached the limit of his resources and strength, kapag darating mo na yung limitasyon, ano, ng iyong kayang tiisin, limitasyon, ang hangganan ng iyong lakas. Pag narating mo na yun, sabihin niya, meron pa rin buhugutin, may mauhugut pa. Kung yung iba na wala sa Panginoon, sa ganun-ganun sitwasyon, bibigay na, magpo-collapse na,
masisira ka sa kabinoa, nakalat ng Panginoon, eh, parang energizer. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nasabi ng Isaiah, chapter, anong book, chapter yan? 40:29-30. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. The young men will run, but they will faint. Pero mga nagkita sa Panginoon, they shall run, but they shall not. Ano sila yung magpapatulo? Sabi nga ni Apostle Paul, sino nanghina? Ako hindi. Sino napagod? Ako hindi. Ang tinutukoy niya na napagod, hindi pagod na katawan, kaya katawan natin na mapagod. Ang tinutukoy niya na napagod, yung napagod na sa ministry, napagod na sa pagdilip ko, napagod na sa buhay. Kayo po ba napagod na sa buhay? Kung meron niya natin napagod na sa buhay. Ito pala lang minsan mga talit, pagka nawawala-wala attention natin sa Panginoon, kaya nakakapagod din talaga. Ang routine ng buhay, araw-araw ganito. Ulit-ulit, parang nakakapagod na rin. Pero kung naalala mo, ang dahilan kung bakit ka nandito sa mura, eh, magpapatuloy na naman ang, ano po, ang drive, yung drive mo na mamuhay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin. God is not yet over with me. And my vision is His world, and yung vision ng Panginoon, to preach the gospel to every creature until He comes back, and hindi babalik ang Panginoon. Diba? So, magpatuloy pa rin tayo mabuhay. Dahil lang pa tayo kami. Bago natin kapaguran yun. Ano? O tayo mananawa. Ang sabi ni Paul, ang katawan ko, yun ang nangihina. Ang katawan ko, yun ang napapagod. Pero yung espiritu ko, sa araw-araw, ay lumalakas niya. Hindi siya nawawala ng drive para mabuhay. Hindi siya nauubusan ng motivation. Yung iba, pag matagal-tagal niya, yung nakakasawa. Yung iba naman, pero sa Apostle Paul, hindi mo makapagod. Hindi niya pinagsasawaan ang pagdilip ko sa Panginoon. And I hope, ano tayo po, hindi mo napapagod. Dahil ang Panginoon, hindi na napagod sa atin. Ano kaya Panginoon napagod? Hindi niya, sa naman ito, pinalo na ako, bukod pa ako ng trupa, pag nangako. Pahinga na kaya ako. Pinaligtas kaya sa atin. Ano lang paliligtas sa atin. Alam niyo na ang Panginoon na ngayon magtatrabaho? Kala niyo tapos na yung kaligtasan dahil namatay niya sa food? Hanggang ngayon, ano? He keeps on saving us. May ginagawa pa rin ang Panginoon ngayon para sa atin. He is now seated on the right hand of God, making one intercession for us. Nakatrabaho pa rin po paano sa atin. So, it's good that you reciprocate. Hindi lamang yung Panginoon nagtatrabaho para sa atin, magtrabaho rin tayo para sa kanya. At napaka-irreverent kung sabihin natin, Panginoon, pagod na ako. No? Sabi nga ng Bible, like afflictions ng Panginoon. Hindi pa nga humantok yung paglilipot natin na nangulugan ang buhay natin, na dumudugo tayo, masusuka tayo, wala ka nga ngayon. Diba? Napagod ka lang. Nung magpapunta ko rito ng linggo, nakapagod na yun. Hercules, isang oras, dalawa, isang oras kalahati lang, uwi ka na, pagod na ba yun? Sabi, araw-araw pa, nagtetestimony tayo, nag-witness tayo, napagod ka lang. Bakit napagod? Diba? Kung sa paglilingkod, para pala pa nga tayo kapapagod eh. Diba? Siguro, napapagod na lang tayo sa buhay natin sa araw-araw. Kasama sa mundo, kasama sa mga tao. Pero sa Panginoon, hindi pa sapat yung ginagawa natin, makikapagod natin. Kulang pa ito. Ano? At nakakaya sa Panginoon sa hihinga ng Panginoon, kung ito naman tayo. Wala ka mga nagagawa. Inuuli ko, mula ng daging member, di pa nakahawak na walis. Thank you. O nakapagbuhat na lang nung nakabuhat dito. Wala ka nga tayo. Wala ka nga paglipot sa pagkakas. Nakalot ka. So, makakayang sabihin ko yan. So, God's power that indwells believers
is far more than sufficient to strengthen and sustain them in any trial. So yung kapangyarihan ang gagaling sa Panginoon sa patyan, sobra pa, para i-sustain tayo. Ano? Bagaman ang katawan, napapagod, sumo ang kanyang isipan, ang kanyang espiritu, ay hindi mo napapagod. Okay? So, God's power will bring contentment to those who have no strength of their own, but only if they've been living righteously. As I've said, there is no shortcut, no? Wala pong shortcut sa contentment. Hindi ko pwede na kahit na hindi ka nag-ilipon, hindi ka tapat, pag-alipin ko ng contentment, bukas na. O, agad-agad. Wala pong shortcut doon. So first, you have to have faith in God. Be confident in His providence. And live righteously. Pero kung hindi righteous ang ating pamumuhay, nabubuhay tayo sa willful disobedience ng Panginoon, you cannot expect contentment or peace. God may even add to your trouble. Sabi na Isaiah, there is no peace, saith my God, to the wicked. Walang kapayapaan sa mga masama. And sometimes, even Christians, we act wickedly. And when we act wickedly, there will be no peace. Ano? Wala pong kapayapaan ng isipan pag tayo may sumusuway sa kanila. So, ang ating lakas, ang ating drive to live, hindi rin nagagaling sa mga therapist, hindi rin magagaling sa mga counselors, hindi magagaling sa mga psychologists. Ang ating pong lakas ay magagaling sa Panginoon. Because of our union with our Lord Jesus Christ. And then, fifth principle, and this is the last, a contented person is preoccupied with the well-being of others. Contrary to the common opinion kasi, kapag ang lahat ng bagay will fall, if every circumstance will fall according to what I want, if every circumstance will fall according to what I expect it to be, or them to be, eh doon ako makokontent. Kapag lahat ang in-expect ko, yun ang nangyayari. Kapag yung pinlano ko, yun ang natutupad, doon ako makokontento, mga kapatid. Disaster siya, ano? Hindi mo mangyayari yan. You will have problem. You will have trouble. Dahil ang content ay makapatid is not by waiting for things to fall according to your plans. Ano? Kundi yung tayo po yung nasasatisfy sa providence ng Panginoon. Kundi kung gusto po natin tayo po yung maka-feel ng contentment, be preoccupied with the being of others. One antidote, mga kapatid, sa loneliness. Pag kayo lalunod po, anong antidote nyo? Anong paglaban nyo sa when you feel lonely? Ano ba mga causes ng loneliness? One cause of that is when you are alone. Lonely because you are alone. O, masyado kang preoccupied sa sarili mo, no? Alam niyo po, may patayo ko yan pagka medyo dinadapo ako kayo ng bungkot o depression. Find somebody to help. Find somebody to share the gospel with. Humanap kayo ng mababahagi na nito nito. Kasi pag masyado tayo preoccupied sa sarili natin, pag tatapos yan, self-pity. Hanggang sa awangan, kawawa naman ako. Ako na lang na ako parati. Bukog na aping-aping na ako, na pagkakaisahan ako. Ako na lang na ako. Hanggang mamaya, oo nga, no? Kusag mo sa rin. Hanggang sa mamaya, ayak ka na. Tumasabay ba yung tuktok sa kapit ba? Isong Quranan. Meron ko lang na. Isong Quranan. Pero kung umanap ka ng mga boso sa Ebanghelyo, umanap ka ng tao na kahit hindi Ebanghelyo pag-usapan, makakakulito ang wala, at malalaman mo yung kanyang kalagayan, at tatapayuhan mo siya. Makapayuhan ka ng salita ng Panginoon. Bukod sa kausap mo na tutulungan mo, ikaw na tumutulong, di ba? Umadam din ang pakiramdam mo. Hindi naman necessary na maraming pera itong tulong. Ano yung palagpas sa salita natin, tulong kayo. Ang Panginoon, paano nag-minister ang Panginoon?
The Lord walked this earth for 3 years. How did He do this? Is it all by providing bread and fish? Is it all by turning water into wine? Palaking bahagi ng ministry ng Panginoon is what? Through talking. Teaching with style. Have you seen the birds of the air? They toil not. Nor they read, yet your heavenly Father that feed, your heavenly Father feeds them. Alam niyo po ang hindi ministry ng Panginoon? Meron lang. Pagsasalita. And before long, may kanyang mga natuturuan, ano, may naging masaya. Sabi naman, after the beatitude, after the Sermon on the Mount, and the people were glad and greatly astonished. At parang mga sumusunod sa Panginoon, hanga sila talaga, nagagalak sa Panginoon. Ano? Alam niyo, kahit mga believers minsan, kahit hindi talaga saved, sa preaching, natutuwa rin sila sa narinig nila sa salita ng Panginoon. Kaya na yung mangyayari, hindi ligtas, yung salita ng Diyos may effect sa kanila. Nagbibigay sa kanila ng lakas. Because we believe in the sufficiency of the Word of God. Yung po eh, napapansin ko dun sa Bible study natin sa Sunday. Yung po ating constant audience doon, yun pa rin. Kaya minsan natatamaan sila, the next Bible study, andun pa rin sila. At matindi sila nag-iipad na proselyte. Kasi ilang room yun. Dito na kayo sumama sa amin. Nagtaanan sila. Hindi pa rin sisimula. May bisita tayo. May bisita po tayo. Nahatak namin sa ganito. Ayun sa kanya sa natatama-tamaan sila sa Bible study, sa preaching. Ikaw yung aura nila, parang kasi meron mga Bible study doon na kaya well attended kasi kahit mag-ingay sila, hindi mapumunan. So, nakita nyo? Kaya maraming kumaten dahil sobrang dami, kahit magkwentuhan lang sila sa sulok, walang makakamuna. Dahil wala talaga silang interest na pamilya. Pero yung sa atin, yung talaga mga seryosong gusto may matutunan. Ayun, hindi sila nawawala at nalalagdagan pa. Pero yan, parang dyan, unsaved. Pero kahit unsaved, they get strength. They get encouragement sa salita ng Panginoon. Natutuwa sila sa salita ng Panginoon. Ano? Doon pa nga lamang, sa level pa lamang na para silang napapayuhan. Okay, di pa nila naunawa ng kaligtasan eh. O di pa nila naranasan ng kaligtasan. Pero meron pong mga preaching natin na at the content ng preaching natin na kinukuhaan na nila ng lakas. Nakakakuha sila ng encouragement sa salita ng Panginoon. Ito ang sinasabi ko mga kapatid. Ganun din, pag masyado na tayo nalulungkot, find somebody to share the Word of God with. Magbahagi po tayo ng salita ng Panginoon. And before you do it, ano? Ay, masaya ka na po ulit. Masaya, maganda yung feeling na nakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ako, yung ulit kong naranasan yan, narunin ko ako sa kuwero. Talagang pali-pali ang aral. Ha? Ganun ba talaga yan? Sabi niya, kaya kami na-experimental kasi para hindi mabasa ng hindi para hindi sa ipang yung pinapero. Kaya ginagamit ng spirit of para angelic language. Sabi ko, kahit hindi yan pa rin na Satan, no? Kasi sa Satan, angel yan eh. Sabi ko, yung spirit of angelic language siya, kaya kayo spirit of maintindihan pa rin niya yan. Walang saysayang spirit of kasi naunawaan pa rin niya yung mga demon siya. Kaya mga angel siya eh. Oo nga no. At sabi naman niya, oo nga no. Tapos sabi niya, eh sa inyo, bawal ang babaeng preachera, bawal ang pastora. Oo naman. Saan? Sa Timothy, ay suffer na ako ng the usurp authority of the woman. Wala, natatahimik na. Huwag ka na ibabahagi mo salita ng Panginoon. At nakikita na lang, nandis mo na sa Bible, di ba? Ah, ito. Kasi lang masabi.
You know, and it gives you a feeling of elation. Mawawala mo ang ating loob. So a contented person is beautified with the well-being of others. Para ano po, nag-weave si Paul ng isang bagay, no? At ito na yung huling thread or final strand tungkol sa contentment. Sabi niya, we must be preoccupied with the well-being of others. Sabi niya na po, not that I desire a gift. Matindi na pa ang kailangan niya, pero sabi niya, not that I desire a gift. Ang concern pa rin niya ay well-being ng ilang tao. But I desire fruit that may abound to your account. Hindi dahil sa after ako sa gift niyo. Maganda yung regalo niyo. Pero maganda, sabi niya, na you did communicate with me. That's a good thing. That's commendable. Pero gusto ko rin palang sa inyo na ang pasasalamat ko ay hindi lamang dahil sa regalo na nabit yung aking pangailangan. But all importantly, sabi niya ko nito, ako'y natutuwa ng pasasalamat sa fruit of righteousness, o bunga ng inyong pagkakristyano na hindi papakita ninyo. Eventually, that will result into more reward from God, hindi bilis sa inyo. So, ito rin ang concern niya po sa ito, you know? Other Christians, other people. Okay? So, contentment will not come to people na kanila itong ina-expect na pagkagaling ng contentment, kapala lahat. Na ay nasusunod ang kanilang gustuhan o mag-focus sa kanilang gustuhan. But contentment will come to those who unselfishly put others' well-being above their own. Ano sabi ng 1 Corinthians 35? Love thinketh not evil, seeketh not their own. Diba? Meron na ng verse? Love thinketh no evil, seeketh not her own. 1 Corinthians 35, hindi nagagaling mahalay, hindi inaanap ang kanyang sarili, hindi inayayamot, hindi inaalumana ang masama. So, love thinketh no evil, tama ba pagkakasabi mo sa English? 35, tama? Love thinketh no evil, seeketh not her own, and then is not easily provoked. Is that right? Is not easily provoked, and then does not behave itself unseemly. So, ang isang may pagmamahal, no? Tunay na pagmamahal. Eh, hindi unung-una ang sarili. So, dugtong-dugtong na yun eh. Magiging consistent yan eh. So, when you think of the well-being of others, ang isa sa magiging reward mo dyan, eh, ikaw, yung contentment, yun naman ang darating sa iyo. Contentment will become one of your rewards. Kaya, pero, binitiwang salita ang Panginoon, he that will try to save his life will lose it, but those who will spend his life for me and for the gospel's sake will surely find it. So yung gustong isave lang ang buhay para sa kanyang sarili, ayaw niya i-share yung buhay niya, ayaw niya i-share ang time niya, ayaw niya maka-influence ang iba, he will not seek to touch other people's lives. Gusto niya lang i-buhay ang sarili niya, sa sarili niya, at ayaw niya maka-touch ng buhay ng ibang tao dahil nanghihinayang siguro. Either nanghihinayang sa pera, nanghihinayang sa panahon, nanghihinayang sa laway, nanghihinayang sa takot. So, sabihin ko na lang intindihin ko, ba't intindihin yung iba? Yan ang sinasabi ng Bible na, he that will try to save his own life, sinasave mo lang ang buhay mo pang sarili. Sabi ng Bible, you will lose it. Mawawala ng pakinabang yan, mawawala ng saysaya. And it will have no rewards. But he that will try to, sabi na, to give his life for the Lord and spend it for the gospel's sake, the same will find him. Yung tao naman na ubusin niya ang kanyang buhay, paano ubusin? Diba life can be equivalent to time? Is that right? So when you say life, it's actually time.
So when your time is up, it means you're already dead. Wala ka ng buhay. So when you give time, actually you're giving of your life. Kaya, he that will lose his life for my sake and the gospel's, so then you spend your time. Nag-spend ka ng time para sa Panginoon, nag-spend ka ng time, nag-spend ka ng time, hindi lang puro pang sarili lang, inisip mo. Yung oras yung binabahagi para sa iba, nag-share ka sa iba, nagbabahagi sa iba, nagka-counsel sa iba, ano, tumutulong sa iba, nagpapayo sa iba. Sabi ng Bible, yung spending of yourself, actually, you are saving it. Sinesave mo ang buhay mo. Paano? Dahil nagkakaroon ng meaning ang buhay mo, nag-iipon ka ng treasure in heaven, and not only that, yung tao po na preoccupied sa kanilang sarili, para niwan, sila po yung mga nangungulong lalo sa pag-amasa lang. Hindi sila busy, hindi sila sa sarili. Pero mga tao po na busy para sa iba, wala ka silang time for the things of this world. Wala kang time for temptation, for temptation, I have no time for you. So, nasa-save ang buhay nila. Diba? Abala ka sa maraming ba? Abala ka sa gawain ng Panginoon? Abala ka sa ibang tao? Halos wala ka ng time para sa tentasyon. Yung mga nararamdaman ng Diyos. So you're actually saving yourself from temptation. Naging busy ka sa Panginoon. Hindi lamang yun. Yung oras na nalilihin sa Panginoon. Yun ang reward. Sabi ng Bible, ang reward, hindi lamang sa langit. Akala nyo, ang reward lang sa langit. Ang sabi ng Bible, in this life, and in the next. He that will leave father and mother for my sake will surely have its reward, not only in the afterlife, but also in this. At isa na sa mga reward dyan ay yung peace of mind, yung contentment. Ang buha mo darating sa mga masunuri mo. So, i-record mo natin mga batid. The five principles of contentment is R. Confidence in God's providence. You are satisfied in life. Contented person is independent of circumstances. Is strengthened by divine power. Kaya makakayanan ang iyong mga difficulties because of the strength. Kaya sabi niya po sa Paul, when I am weak, then I am strong. Because when I am weak, it's actually the strength of God that is working already in me. Hindi na yung lakas ko. At lumakas ang Panginoon ng humihirap pa sa akin. And then, a contented person is preoccupied with the well-being of others. Iba yung kapakanan ng iba muna ang Diyos. Yun pala, yung pagkaabalan mo pang sa iba, yun din pala ang Diyos susi para ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos. Napaka-paradoxical, ano? Napaka-paradoxical. Ibang-iba sa doktrina ng mundo. Ang mundo ito, tunayin mo sarili mo. Live your life to the fullest. Magsilang ang buhay, di ba? Kaya baka parang yung mga statement. Fixin lang ang buhay, magpakaligaya ka na, magpakasaya ka na, magkaroon ng regret sa buhay. Tapa, patikman mo lahat. Just do it. Diba? No fear. Yan ang mga slogan na yun, diba? No fear. Try everything. Yung mga panawagan, gusto niya mag-explore ka. Mag-explore, huwag ka matakot. Napatakot sa Diyos. Huwag ka matakot sa pananaguna. No fear, just do it. Ang mga kapatid, ito rin ang meaning ng buhay. Discipline life. Buhay na obedience sa Panginoon at pangalasakit ko na sa akin. Hindi lang ang buhay na pinamuhay mo para sa iyo. Kailangan maging selfless mo tayo. Sabi nga, maging channel tayo ng blessing, hindi tayo Dead Sea. Ang Dead Sea, lahat ng tubig, tanggap niya, pero walang outlet. Sana hindi tayo maging patay ng lagar. Sana maging ang layo, ilog, maging daluyan. Pag dumarating ang blessing, hindi nagtatapos sa'yo. Umaagos din sa iba. Pero lang dumarating na konti sa'yo, may iiwan ka rin, di ba? Ayun po. Maagos sa iba. And then, dumarating na dumarating, maagos lang yun. Dahil, channel ng blessing ka lang yun. Di ba? Hindi mo nang madadala yun sa hukay. Hindi mo lang nadaluyan ka, dinadaanan lang ng kapalapala.
umabot sa iba. Sana hindi tayo tutukbarado. Ano? Pagdating sa inyo ng pagpapala, hindi na makalabas. Eh, intended ng Panginoon niya na i-share sa iba. Ano? Sabi nga ng Panginoon, may dalawang pagginaw. I-share ang pagginaw na isa. Pag may bigay sa inyo ng tunika, bigay mo pati sa bahagi pa ng damit mo. Ano? So, matutulong mo tayong share ang ating message. Okay, tayo mo ngayon. Close by the prayer, the example is close by the prayer. Or John Paul or Amen. Mga tanaman po at mga kaya,